kasama rito at isang malaking karangalan sa akin na may pakilala sa inyo ang taong pinagmamalaki ng lungsod ng Parañaque, isang taong disente at marangal, ang taong nagtataguyod ng responsableng gobyerno sa lungsod ng Parañaque. Talakpakan po natin Congressman Roy Lozores. Thank you. Maraming salamat, Gani. Pwede makuha yung listahan ng mga tumulong sa organisasyon. Magandang gabi. Magandang gabi po sa mga taga-barangay sa San Isidro. At ito yung mga nabasa na plan, karamihan sa mga pangalan dito. Pero papatay ko siyempre si Dagani, pakapakan natin si Dagani. At si Nakamon. Kaya ito po, ang presidente ng Pentacot. At ang kanina nabanggit na rin yung mga kabataan, kawal ng kalikasan. Pakapakan natin yung mga kabataan. Ngayon gabi, ako po'y mag-uulat sa bayan. At alam ko, karamihan sa mga nandito ay mga taga District 1. Baka magtanong kung bakit ang congressman ng 2nd District ay nag-uulat sa District 1. Well, unang-una, si Congressman Goles, hindi naman na iba sa inyo. Alam niya, no? Siyam na taon ako na naglingkod sa inyo noong Lone District pa ang Parañaque. At yung siyam na taon na yan, yan isa sa pinakamahabang panahon ng pagsisilbi sa inyong lugar. Ang maaari namang makalampas dyan para sa isang senior official ay si dating Mayor Puring Bernabe na nagsilbi na halos 20 taon. Pero pagkatapos yan, ang pinakamarami na tatlong termino. Tapos naka tatlong termino sa inyong lugar. Sa sunod-sunod, iba-iba yan. May mayor na isang termino lamang, may mayor na tatlo. Tapos yung makasabuhay mayor, tatlong termino. At saka ako, tatlong termino. Si Congressman Elsa Sina, naka tatlong termino din. So, isa ako sa pinakamahaba. Yung iba, bago pa naman, wala pa ang tatlong taon. Yan ang unang dahilan. Ang pangalawang dahilan, ang congressman na 2nd District, ang trabaho niya hindi lamang sa distrito. Ang isang congressman, hindi lamang pang distrito. Totoo yung asikaso niya ng distrito, pero may kita niyo mamaya sa aking presentasyon. Marami ang ginagawa na makakabuti at makakatulong sa 2nd District, sa buong Parañaque at sa labas ng Parañaque, buong Pilipinas. Kaya ulat na ito ay importante at sa English, relevant sa lahat ng Pilipino. Sisimulan ko dito sa litrato ito. Ito, gusto ko yung litrato na ito kasi ang dami masama mga bata. Kanina nag-iikot ako sa isang lugar, ganun din, bata ang mga sunod ko. Nakakatuwa kasi hindi naman ako artista, pero sinusundan ako ng mga bata. Nakakatuwa. Papakita ko sa iba pang mga pagkakataon na sinusundan ako ng mga bata. Panoorin niyo po ito.
Ito naman sa isang eskwelahan sa Port State. Sa high school, sa Dr. Ricardo Santos National High School. Nag-apply ako sa PMA. Talagang ambisyon ko maging military.
ako'y kumuha ng entrance exam, baka ilang libo kumuha dito, sinuwerte tayo, ako ang number 2 doon sa entrance exam, kaya hindi mahirap sa akin ang matanggap sa PMA. Kaya naging plebo ko dyan, naging kadete, tingnan nyo, mahirap ang dinaanan namin dyan. Alam nyo man ang buhay ng kadete ron, pag plebo ka, kakalampagin ka ng mga upper class mo yan, mahirap ang gusto. Ayan, nayayat din kami dyan. Pero hindi na nagkapusta yun sapagkat tinasa ko yung mission ko. Inambisyon ko makarating ng Amerika doon mag-aaral. Ayun, natanggap ako doon sa isa sa pinaka-bantog at pinaka-kilala na akademya sa Amerika, ang US Naval Academy sa Annapolis. Yan, dito ako nag-aaral. Ito, nag-homecoming kami. Ito mga building na ito, pakakalain yung palasyo yan. Hindi, yan ay dormitorio namin. Isipin nyo, dormitorio namin. Diyan kami natutulog. Ito, itsura ko, ako'y kadete doon, kumuha ng math. At naging parati na sa superintendent's list, yung honor list doon. Ito naman, kung ako'y maging company commander, isipin nyo, ako lamang ang hindi Amerikano sa company, pero ako napiling company commander. Ito, mga assistant ko, mga Amerikano, puti yung mga yan. Ito, ang laki ng dormitory namin, tignan nyo. Maganda o hindi maganda? Maganda. Grabe, no? Parang palasyo. Diyan, araw-araw, dyan ako tumatahan. Pag umuwi doon sa dormitory namin, napakaganda itong lugar nito. Ito naman ang view, galing sa taas ang aming dormitory. Yan, mga wala pang 1-6, yung nakikita nyo, malaki ang dormitory namin. Ito naman ang math building namin, dito ako nag-aaral, nagka-klase, sapagkat math major ako. At ito ang aming chapel, Naval Academy Chapel. Isipin nyo, chapel ang tawag, pero tingnan nyo, gano'ng malaki. Yung chapel dito sa atin, malit lang, pero doon, parang cathedral. Ito ang loob. Ito ang view, galing sa dagat. Ito ang dormitory namin, ito ang mga academic buildings, ito ang mga classrooms namin, at ito yung simbahan, yung chapel namin. Tingnan nyo, gano'ng kataas yung dome ng chapel. Ito ang view, galing sa taas, napakaganda, tabi ng dagat. Dito ako nag-aaral, alam mo, nag-aaral ako ito, parang hindi makapaniwala na ako'y matatanggap sa ganyan lugar. Para kang nanaginip lamang. Dinadayo ito ng mga turista. Habang ako'y, yun, pwede paparada kami. Kita niyo parada rito, yan, parada, parada. Habang ako'y nandun, nag-training din ako sa airborne, sa US Army Airborne School. Kaya ako ginawa yan para masubukan kung hanggang saan aabot yung lakas ng loob ko. Kasi, siyempre, pag dulundag ka ng plano, kailangan may konting lakas ng loob. Ano? Tama ba? Kailangan medyo malakas ng loob mo. At okay naman. Nasubukan ko, parang thrill ko yan, no? Thrill seeking, no? Nakalutag ko ng aeroplano, nakalutag ng helicopter. Ang pinili kong sport doon, hindi basketball, hindi tennis, hindi basagan ng mukha, boxing. Ako'y nakapagbasagan ng mukha sa lahat ng klase Amerikano, karamihan mga puti, ang iba mga itim. At doon, sinuwerte rin tayo. Sa apat na taon na pagpo-boxing, hindi ako natalo. Undefeated boxing champion sa loob ng apat na taon, si Roy Rogoles, noong taon na yun. At ang isang nakalaman ko, ito, itim na boxingero, ito yung pangalawang kampinato ko, ang tinalo ko si Charlie Bolden, isang itim na boxingero. Kaya ako pinapakita ito, dahil sikat na si Charlie Bolden. Ito siya, naging astronaut sa Space Shuttle. Naging Marine Corps Major General at ngayon, nahirang ni Presidente Obama na administrator ng NASA, National Aeronautics and Space Administration. Yun yun, sikat na tao siya ngayon, nasa dyaryo sa isang araw. Pero kahit nasikat siya, meron isang yugto sa buhay na hindi niya makakalimutan. Yan, nung makasagupa niya sa boxing, yung isang Pilipino, ang pangalan niya, Roy Rogoles. Sa inyo magsasabi, oh, okay, nag-boxing ka nga nun. Pero nun yun. Pero baka ngayon, ilaos ka na. Wala ka na yung bumbuga. Papakita ko sa inyo pag-iinsayo ko para makita nyo kung pwede o hindi si Roy Rogoles pagdating sa boxing. Patuloy nyo po ito. Ready, bro. Pwede ba? Pwede! 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 Pwede!
ako violent din. Mabait tayo, hindi natin ginagamit yung mga alam natin sa boxing, sa mga tao, wala naman. Hindi tayo nananampal ng babae, hindi tayo nananadyak ng tao. Pero yun, ito sasabihin ko sa inyo, kung kakailanganin, kung sakaling kailanganin, para ipaglaban kayo, si Lolo Goles handang ipagbasagan ng mukha kanino man para sa inyo. Pero yun, sa magkakapatid namin, tatlo kami magkapatid na lalaki, hindi na ako nakakat sa buhay. Ito, kami tatlo ito. Kami tatlo magkakapatid. Yung isa ay pinakabata, gumraduate din ng Philippine Military Academy. Class of 1979. Pero hindi siya nagtagal sa military. Pero ngayon, negosyante sa Amerika. Pero isang kaklase niya ngayon, Chief of Staff ng Armed Forces, si General Oban. Yung isa naman, Chief of Staff, Commanding General ng Philippine Army, si General Cortez. Kaya, okay, makutiks yun, di bong Goles yun. Pero isang talaga sumikat sa amin ay yung isang kapatid ko, pakala niya si Ferdinand Goles. Naging pinakamataas, inabot niya yung pinakamataas sa rango ng Philippine Navy. Flag Officer in Command, Vice Admiral, Class of 1976, Philippine Navy. Ayan si Ferdinand Toto Goles. Kaya tingnan niyo, kahit na simple yung pinagalingan, medyo nakaangat kami. Bakit? Sabagat seryoso kami. Naging responsable kami sa aming pag-aaral, sa aming pag-alaga, sa aming karir. Pag-graduate ko, bumalik ko ng Pilipinas, pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Kumuha ko ng MBA, Master in Business Administration, sa UP. At doon, pinamit din tayo, gumraduate ng number one, valedictorian sa UP, sa mga nag-MBA doon. Ako'y unang nakilala ng maraming tao noong ako'y mahirang na Postmaster General, Post Office. Namuno ako ng isang malaking ahensya ng pamahalaan. Alam niyo, sa larangan ng pagiging executive, administrator, pagiging manager, pinakamalaki. Post Office, ang isa sa pinakamalaki. 20,000 ang empleyado. Yung City Hall, malaki na yan, pero 4,000 lang ang empleyado niyan. Ito, 20,000, laki ng budget, ang daming mga branches all over the country, at ang daming mga sasakyan, daan-daan ang mga sasakyan dito sa Post Office. Nagustuhan ng mga tao ang aking paglilingkod sapagkat ako'y nabigyan ng award na 10 Outstanding Young Men, TOYM, noong aking panahon. Nagkaroon din ang karanasan sa tinatawag na disaster management. Alam niyo sa Pilipinas, importante ang disaster management. Bakit? Kasi ang daming disaster na dumadaan dito sa atin. Merong lindol, merong bagyo, merong baha, merong sunog. At noon, nagsilbi ako ng governor ng Red Cross ng 20 years. Red Cross governor ng 20 years. At ang isa sa maging karanasan ko, ako ang namuno ng Red Cross team doon sa Baguio, nung lumindol sa Baguio. Naalala niyo yung lindol doon. Ang daming bulsak ng mga building, ginawa namin. Nagkadap kami ng mga naipit dyan. Tapos kinuha namin yung mga naipit, yung mga patay, kinuha namin. Ang pangalawang naging maalala ko talaga, na karanasan ko, yung December 1989 coup attempt nung maglaban ng mga rebelde ng sundalo at mga sundalo ng gobyerno noong 1989, nagsimula sa Coastal Road, pumunta ng Campo Ginaldo, tapos tumuloy ng Makati. At doon, pumasok kami, ako rin ang namuno ng team ng Red Cross, pinasok namin yung mga lugar na merong bakbakan. Nagpuputukan, pinasok namin para kunin yung mga sundalo na sugatan para matulungan sila. At kunin din yung mga bangkay ng mga sundalo na namatay. At ako takot ang puto ko dyan. At tunay, yung isang kasama ko, tinamaan ng bala at akala ko mamamatay. Kaya dahil sa training ko sa Red Cross, pag merong sakuna, mabilis kami. Halimbawa ito, gumbursa, no? Nakaroon na sunod din sa barangay Santo Niño. Umapoy pa, andun ako, napatayo kami ng barracks, nag-relief operation, andun ako ng mga isang linggo, tapos nagpapalunggaw. Ganyan kasi ang training namin sa Red Cross. Doon din ginawa ko sa Lorenzana, Barangay San Dionisio, nagkaroon ng sunog sa Tomas Claudio Maclaran, sunog sa Seaside, malaki sunog yan, ganoon din ginawa namin. Dito sa Antomeros Compound, sa Port State, sa Greenville, sa Port State din, at sa Manggahan, sa Fortunata Village, sa Araraan nyo, nagkaroon din ng sunog dyan. At yung malaking sunog sa Libo, doon sa Barangay San Dionisio at Barangay Bulwok. Ayan, kita nyo, maaga pa, madaling araw pa, nagbibigay na kami ng palugaw sa mga kahawawang biktima ng sunog. At nung bumagyo, kasagsagan ng Typhoon Pilsen, eto ako, naglalakad sa may banda San Dionisio area para tingnan yung kalagayan ng mga tao
mga lugar, madalas gumaha. Naging governor din tayo ng Management Association of the Philippines. Ito yung samahan ng mga managers sa Pilipinas at isa ako sa kanilang general bilang governor. Matapos ang aking pagsisilbi ng tatlong termino bilang congressman, lalagay ako sa kabinete at dito habang sa kabinete, ako ang namamahala ng crisis management meeting. Andiyan si Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, isang crisis ito. Doon si President Cory, President Ramos at ilang mga miyembro ng kabinete. At doon, habang ako yan doon, nakatagpo ko at nakatauban palad ang mga taong sikat sa mundo. Secretary Colin Powell ng Amerika. Secretary Condoleezza Rice ng White House at Amerika. Ito, Presidente ng Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Prime Minister ng Thailand, si Thaksin Shinawatra. Presidente ng Pakistan, si Pervez Musharraf. Ito, ilang tao, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa dagitig ngayon, Presidente ng China, President Hu Jintao ng China. Nung Presidente siya ng Indonesia, Megawati Sukarno Putri, at of course, kilala nyo, President Bush ng Amerika. Si President Bush, tatlong beses ang nakamiting namin sapagkat yung panahon na yun, madalas pag-meeting ng Pilipinas at ang Amerika dahil sa mga krisis, lalo na tungkol sa mga terorismo. Nakita ko rin si Vice President Cheney ng Amerika. Ito, another, isa pa sa mga crisis management meeting, Presidente Gloria, President Cory, President Ramos at ako namamahala ng meeting. Ngayon, siyempre, ang paminsan-minsan nakikita natin ang ating Presidente, Presidente Pinoy Aquino. Ito ang meeting matapos ang kanyang SONA noong July. Nagtawag siya ng maliit na meeting at isa ako sa nakausap niya. Ito naman noong Independence Day sa Malacanang. Ito noong unang araw ng kanyang pagdating sa Malacanang noong June 30, 2010. At ito yung piling ng pa-meeting ng Liberal Party. Andito si Speaker Belmonte, ayan si Mayor Lim ng Maynila, si Presidente Aquino at nandun ako kasama din sa meeting. Ito yung pinasinayahan, pinaspasan, yung bagong barko ng Pilipinas, yung Gregorio del Pilar. Medyo masaya kami dito kasi pinag-uusapan namin ang Philippine Navy, mga naging karanasan ko sa Philippine Navy at kung paano i-modernize ang Philippine Navy natin. Ito yung in-inspect namin yung vapor. Ito pa, at ito pa, kasama pa namin si Ambassador Thomas ng Amerika. Ito naman ang meeting na nagkasabay-sabay si Presidente Era, Presidente Ramos, at Presidente Aquino. At kasama ako doon sa isang meeting na ginagap doon. Ito naman nung maalik ako, makabalik noong 2004. Nagpaalam ako at umalis ang kabinete. Nahalal, kasama si Rico, naging konsyal din, aking anak, at nanumpa kami sa harap ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Ito ang aking termino, record bilang congressman. 1992, nahalal ako, landslide na panalo, at isa sa pinakamaking landslide na panalo ko dito sa inyong barangay, Barangay San Isidro. Kaya marami sa inyo, pinagkakautangan ko ng utang na loob. Maraming salamat sa inyo sa Barangay San Isidro. 1992, kasama San Isidro. 1995, nanalo ulit. 10th Congress, kasama ang Barangay San Isidro. 1998, nahalal ulit. Kasama ang Barangay San Isidro. Yan yung 11th Congress. Tapos siyempre, mandatory na kailangan ng bakasyon. Matapos ang tatlong termino, bumalik itong 2004. Pagbalik ko, 2nd District na hiniwalay na yung dalawang distrito. Noong 13th Congress, 2007, noong 14th Congress, at 2010. Sa kasalukuyang Congress. Yan ang 15th Congress. Ang Kongreso kasi ng Pilipinas, may numero yan, no? Ang pangkasalukuyan, 15th Congress. At ito naman ang naging record ko. Ito yung binigyan din ko. Ang mga school buildings. Nakita nyo, yung mga school buildings na pinakita ko na ako nag-aaral. Nakakaawa, di ba? Kaya sinabi ko, sana huwag mangyari yan sa mga tigaparanyake. Kaya ito mga school buildings na binigyan ko ng prioridad. Ito mga halimbawa na mga eskwelahan na naging praktiko. Ito yung main building ng Paranaque National High School. Malahabang building ito, mula rito yung pinagawa ko hanggang dyan. At kanina nga, binisita ko yan at namasyal kami na pagkasalukuyang principal ng Paranaque National High School na si Urbano Agustin. Sino nag-aaral sa Paranaque National High School nito? Ayan, natatanggal niyo itong building na ito. Dinaan niyo ba itong building na ito o wala pa itong building na itong nag-high school kayo? Wala pa.
Pero pag nag-high school, nagkabistuhan ang ito pinagawa ito mga 1992, 1993. At hindi lang yan, apat na buildings ang ating pinagawa sa Paranaque National High School. At hanggang ngayon, yan pa rin ang pinakamalalaking building doon. Ito naman ang San Dr. Arcadio Santos National High School. Kita niyo, moderno na. Dati, two-story, pinataas natin, yung four-story, at moderno na ang itsura. Ito naman ang sa isang building din, ang Dr. Arcadio Santos National High School. Ito yung bagong building. Nung isang linggo lang, binaspasan ito. Four-story building din. Ito ang sa San Agustin Elementary School. Ayan, mamasyal kayo sa San Agustin Elementary School. Ito dati, kawawa. One story lamang ang mga building dito. Pero ngayon, tingnan nyo, napaka-moderno na. Ito pa, ang mga ibang building. Ito pa, at ito pa. Kaya ngayon, ang San Agustin Elementary School, ang isa, marahil baka pinaka-modernong elementary school sa buong Paranaque ngayon. At naging proyekto ng inyong lingkod, Congressman Goles. Ilan ang pinagawa natin noong 15th Congress at simula noong isang taon? Apat na school buildings. Mula na ako'y bumalik noong 2004, 32 school buildings ang ating natapos. Pagpupasemento ng kali, kasama din. Kasi siyempre, sinabi ko na ayaw kong maranasan ng mga tao, yung naranasan ko, nabalikabong o kaya maputik, depende sa panahon. Ito ang mga pinagawa kong kali mula noong 15, magsimula ang 15th Congress last year, siyam na, at mula noong 2004, 110 ang mga kali ang aking naipasemento. Ito ang mga halimbawa, sukat. Ito sa Frank Street sa Barangay Don Bosco. Ito ang Lupena Street sa Sports Drive, Port State. Ito ang Moonwalk Verbal Access Road. Mahabang kali ito, napakahaba nito. Slack Service Road sa may Barangay Marcelo Green. Mahaba ito, dati lumak-lumak ito. Ngayon, napakakinis. Ito ang sa San Valley Drive. Ito naman ang sa Select Service Road sa Barangay San Martin de Porres. At ito ay ibang mga litrato ng mga iba-ibang mga pinagawa natin. San Pancrasio, marami sa inyo nagsisimba sa dyan sa San Antonio Church. Ito, sa gilid ng San Antonio ito, dati giba-giba ang kali nito. Yan si Padre Tony Villanueva, siya nag-request yan. Ngayon, napakakinis itong kaling ito ng San Pancrasio, tabi ng San Antonio Church. Ang sukat ay na-widen ng aking unang termino bilang congressman ng Paranaque, Long District Park. At yung Skyway Project, ito ay sinimulan, nagsimula itong idea na ito na mag-file ako ng tinatawag na Elevated South Superhighway Project. Kasi noong panahon na yun, nagsisikip na ang South Superhighway. Ang solusyon, magkaroon ng dalawang, pangalawang palapag. Noong una kong final ito, maraming nagtaka at nagulat na hindi nila ma-imagine yung magkakaroon ka ng second story ng South Superhighway. Sabi nila, baka mamaya delikado, baka mamaya pumagsak, pumindol. Pero pinagpatuloy ko ito at mabuti na pinatupad ni President Ramos. Ngayon, yan ang Skyway Project. Pinakamalaking infrastructure project natin sa Pilipinas. Alam niyo, isang araw, natutuwa ko, ang presidente ng Skyway na si Chito Borromeo nagsalita sa Paranaque Chamber of Commerce and Industry. At habang nasasalita siya, nakita niya ako, sinabi niya, yan si Congressman Goles. Siya ang nagsimula ng Skyway Project. Ito ang pinakahuli, pero pinakamalaking proyekto natin ngayon. Yung paggamit ng polycarbonate roofing. Ano ba ang polycarbonate roofing? Yan ang pinaka-high-tech na gamit sa bubo ngayon. Imported itong mga materials na ito. Polycarbonate. Nakita ko ito sa Disneyland. Nakita ko rin sa Ayala Town Center. At sinabi ko sa Public Works, yan ang gusto kong gamitin na bubong sa mga gagawin ng covered courts. Pero sabi ng Public Works, Congressman, medyo mahal yan, imported yan. Papapagastos tayo. Pero sigur ko, ayokong tipirin yung aking mga kababayan sa 2nd District ng Paranaque. Kaya yan, tinuloy natin ang polycarbonate material. Ito ang mga polycarbonate na bumubong sa Europa. Tingnan nyo, sa Europa. Ito naman nasa Middle East. Yan, nakalagay ito, polycarbonate. Siguro sa may Dubai ito. Tingnan nyo ang itsura, no? Magaya, tandaan nyo yung korte na yan. Ito ang sa China. Ito, iba ba? Tingnan nyo yung korte. Ano rin yan? Ito naman nasa India. Ganun din, tingnan nyo sa India. Polycarbonate roofing din. Ito naman nasa China ulit. Ito, nakalagay pa ito, polycarbonate.
Ito train station yata ito. Tingnan niyo yung bubong nila. Polycarbonate. Moderno, moderno. Yung mga pinakita ko mga bansa, yan ang mga pinakamodernong bansa sa buong daigdig. Sa Ayala Town Center, sa Ayala Town Center, at ito naman ang sa Pilipinas, sa 2nd District ng Parañaque, nauna sa 2nd District ng Parañaque ang paggamit ng polycarbonate material, at ito ang mga halimbawa. Ito yung sa Dr. Ricardo Santos National High School, ito ang sa Barangay San Antonio, Valley 8, ito ang sa Pagita Hills, sa Barangay Marcelo Green. Ito close-up, dahami mga COVID courts. Tignan nyo. Ang ginamit, polycarbonate material. Tignan nyo ang dating, talagang moderno, moderno. High-tech na high-tech. Ito ang sa Camellia Home, sa Barangay Don Bosco. Sa Barangay Marcelo Green, sa Phase 4. Minakita ba kang ganyan sa mga lugar ninyo? Sa Guluseum, sa Sampalo. Tignan nyo, Korte. Malapit lang. Alam mo, kabisado nyo siguro. Narating nyo yan. Ito naman ang sa Fort State Elementary School. Ito yung campus. Dati open to. Pinalagyan natin ng bubong yung home campus. Ay, mga bata, wala silang problema dito kahit na umulan. Ito sa Moonwalk National High School. Tignan nyo, parang yung katulad ng train station sa China. Ito ang sa San Antonio Elementary School. Bakang iba sa inyo, mga anak yun, taga-aral dyan, San Antonio Elementary School. San Valley Elementary School. San Valley National High School, sa Masville Elementary School, at sa Sampalo Side Elementary School. At ngayon, tingnan nyo, kung ihahambing natin sa mga pinakamodernong polycarbonate na struktura sa ibang mundo, sa ibang bansa. Ito, tingnan nyo. Ito ang polycarbonate sa China. Ito naman ang polycarbonate sa 2nd District ng Parañaque. Ito ang polycarbonate sa India. Ito naman ang polycarbonate sa 2nd District ng Parañaque. Imported na material. Hindi natin tinipil. Yung aking mga kababayan. Iba alam ko, ibang mga covered doors, ang mga bubong na ginamit ay mga local. Hindi naman sa minamata natin ang local. Pero ito, ito high-tech kasi high-tech ang materialis ito na baka hindi pa kayang gawin dito sa Pilipinas. Gaano karami ito? Marami. Alam nyo, pag ang ibang alam ko mga congressmen, magpapagawa ng mga tatlo, apat, pinagmamalaki na nila. Ito, mula na sinimulan ko, 3 years ago, ito ang hanay ng mga Guluseum natin na ipagawa. 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, dito pa lang, ang dami-dami na yan. Pwede na magtumigil. Pero hindi pa tayo tumigil, pinagpapatuloy pa natin. 31 to 40, 41 to 50, at 51 to 56. 56 na mga Guluseum, mga covered courts, sa iba't ibang sulok ng Parañaque, ng 2nd District ng Parañaque. At ito ang mapa ng Parañaque, at may kita nyo yung mga lugar na merong Guluseum sa 2nd District. Ito ang sa Barangay BF. Ito ang sa San Antonio. Ito ang sa Don Bosco. Ito yung sa Moonwalk. Ito yung sa Merville, ito yung sa San Valley, San Martin de Porres, at sa Barcelona Green. Ito, dalawa sa ano, makikita nyo. At ito naman ang San Isidro, ito ang San Dionisio, ito ang San Toninho, ito ang Vitales, ito ang Donggalo, ito ang La Huerta, ito ang Tambo, ito ang Baclaran. Alam nyo, ito, pag nag-Google Earth kayo, makikita nyo yan sa Google Earth, makikita sa satellite photo. Yung mga ilan, yung mga ginawa mga 2 years ago, naka-record na yan sa Google Earth. At ito ang kabuuan. Mula nung isang taon, 22 ang atin na ipagawa. Napakarami. Yun na lang meron kang 5 o 4 may ipagawa sa loob ng isang taon, marami na, pero tayo, 22. At hindi pa tumitigil, meron pang 8 na ginagawa na. At ang iba, malapit na matapos. And today, 56, at meron pang 11 na nakahanay na rin. Dito po. Disinting and repropping, siyempre, kasama din yan, hindi tayo tumitigil, pati paglinis ng ilog kasama sa ating proyekto, at ito ang isang ilog na isang creek na pinalinis natin. Ito naman ang sa Airport Village sa Barangay Moonwalk. Dati ito, baradong-barado. Baradong-barado ito. Pag umulan ng malakas, buwabaha.
Pero tignan nyo yun, ito, Typhoon Pedring, kabubuhos lamang ng ulan, Typhoon Pedring. Pinasalan ko, katatapos lamang ng bagyo. Ito, maganda ang daloy ng tubig. Ito naman ang desilting and riprapping doon sa Dumgalo Creek sa Barangay Munwok. Ito naman ang sa Dumgalo Creek pa rin sa Barangay Munwok. Ito. Ito'y mga ongoing, no? Malaki ito. Napakalaking proyekto nito. Sabi nga ng Public Works, pag natapos ito, lahat ng mga major waterways ng Second District magkakaroon na ng riprap. Hindi nyo makikita yung mga ganyan. Lahat naka-riprap na yung mga major na mga creek ng Second District ng Paranaque. Ito ang sa barangay sa Alden Street, sa Munwok Creek. Ito naman ang sa Munwok Creek pa rin. Naglilinis, pagkatapos nagre-riprap, ito nagre-riprap nila. Ito naman ang sa Basapang Buhaya. Ito, tingnan nyo, meron ng nire-riprap dito, tapos ito gagawin ito pagkatapos. Ito, nilinito, adobe na ito, kaya hindi mo na pwede yung linisin yan. Hanggang doon sa may Green Heights, kasi ang kabilang ito, Green Heights, pagkagawa ko yan. Kasi mahirap naman na nire-riprap dito, tapos ito wala, hindi may lupa pa rin, naubustos dyan. At ito ang sa Villanueva Creek. Yung Villanueva Creek, ang kabila niyan, UPS. Yung kabila, yung sa may El Grande area, sa Northwest, sa BF. Kaya itong lugar na nakatapang ko, sabi ba ng UPS 5? Ito, nililinis din yung creek dyan. Kaya ito, nililiprap na rin. So yan ang mga major projects natin ng desilting. Siyam ang natapos na. At mula ng 2004 to 2011, 31 ang natapos ko. Dito sa Siam, hindi kasama yung pinakita ko mga litrato kanina kasi hindi pa nakatala dahil hindi pa natatapos. Malaki yung tatlo na yan. Napakalaki yung proyekto yan. Ito pinapakita ko sa inyo. hindi ko pratik ito. Ito ang Entertainment City, dyan banda sa Reclamation Area na ang laki na magiging pakinabang ng buong Paranaque. Bakit ko pinapakita ito? Kasi para malinaw kung sino talaga ang nasa likuran dito. Para malaman kung sino na makita talaga. At yan ay wala iba kundi sa ating mayor, Mayor June Bernabe, na 2006 pa ay kasama na dito sa proyekto na ito. Ito ang master plan. At merong isang City Council resolution dated September 18, 2008. Kaya nung baman, 2008, wala pa itong pagkasalubuyang kongreso, wala pa yung 2010. 2008, meron ng resolusyon ang konseho na nag-iendorso nitong Parkour Entertainment City Project. At ang mayakda, ang proponent, ang video proponent, ay si Konsehal Rico Goles, ang aking anak. Kasama ang lahat ng mga konsehal ng Paranaque, 1st and 2nd District. At ito, para lalo patunayan kung kailan ito sinimulan, tinanong ko ang Parkour. Nagkaroon ng meeting sa Committee of Appropriations. Nandito ako, ako nang tatanong, tinatanong ko ang Chief Executive Officer ng Parkour. At tanong ko, yung mga building na nakikita ginagawa dyan sa reclamation ngayon, sino ba ang nag-approve? Kailan ba inaprubahan niya? Ang sagot ng Parkour, inaprubahan at pinirmahan noong 2008. Kaya nung pa man, aprobado na yan. At nagsimula yung construction noong 2010. Yan, malinaw. Kaya ako sinasabi para malaman natin, sino ba ang nasa lugar? Kaya kung sino man ang isang opisyal na wala pa, hindi pa siya opisyal, noong 2008, hindi siya kasali dyan. Malinaw ba yun? Yun, kaya ako binibigyan doon ng linaw. Attendance records. Kayo mga nasa TODA, at yung iba, nakikita yung madalas, nag-iikot. Isa, bumisita ako ng Green Heights, sa Fortunata, doon sa May Fatima, at iba pang mga lugar, sa Sukat, sa BF, sa Baclaran, sa San Dionisio, sa Tramo. Nakikita ako, ikot. Kaya ang iba nagsasabi, Congressman, nakikita ka namin madalas sa kalye. Baka naman, sa parating na sa kalye, hindi ka na nagtatrabaho sa camera, baka absent ka parati nun. Hindi po, time management ang tawag yan. Parang nagiging dalawa ang aking katawan. At pinagmamalaki yung report sa inyo, si Congressman Goles, mula pa noong 92, nagsisilbi bilang Congressman. Hanggang ngayon, anim na termino na ni wala pang isang absent si Congressman Goles. 100% perfect attendance po. Sa session hall. Ito, nakaupo, nakikinig ng mga debate.
ando nag-ipag-meeting sa may ibang kongresista. Ito si Speaker Nograles noon. Tapos ito ako nakatayo, ito ako nakatayo. At nakikipagtalakayan, nakikipag, sabi nga na nakikipagbalitaktakan sa plenaryo. Si Congressman Goles po ay boses niyo sa kamera. Ito siguro nakikita niyo ako sa TV, narinigyo sa radio, nababasa sa radio, sapagkat ako'y tumatalakay sa mga mahalagang issue na pangnasyonal na mayroong epekto para sa inyo. Hindi po ako katulad ng iba na nasa committee de silencio. Ano ba yung committee de silencio? Hindi umimik, hindi nakipag-debate, wala, tahimik sa Kongreso. At bilang patunay, hindi nyo nakikita sa TV tungkol sa Kongreso. Hindi nyo nakikita sa, hindi nyo nababasa sa radio, wala, hindi nyo narinig sa radio. At meron po tayo mga nagawang batas na. Kasi siyempre, ang sunod na tanong, okay, press ka nga, pero nakagawa ka ba ng batas? Ito po ang sagot ko. Ito ang Climate Change Act of 2009. Kaya nandito yung mga kawal ng kaligasan sapagkat ito ang talagang sinusubaybayan nila at talagang sinusuportahan nila. Ang Climate Change Act of 2009. Alam naman natin kung ano yung climate change. Climate change, isang malaking banta sa ating sibilasasyon. Na kung hindi yan mapigilan, makatumaas ang dagat at makalubog yung mga ilang coastal areas. Baka uminit yung panahon, global warming yung tinatawag. At pag uminit, yung food production natin baka bumaba. 10% for every degree na tataas ang temperature. At hindi na yan, kakalat yung mga tropical diseases. Kasi mga insekto lalo naging aktibo ang kakalat ng tropical diseases. Yan ang layunin ng Climate Change Act of 2009, ang mayakda ang inyong lingkod, Congressman Goles. Sunod, international humanitarian law. Ito, importante sa maraming tao. Para sa karapatang pantao, lalo na sa kalayunan. Ito naman ang PNP, Reform Act, pagreforma ng Philippine National Police. Ito, para ayusin yung problema sa ating pulisya. Philippine Coast Guard Act, para ayusin din ang Coast Guard. Importante para sa mga tao naglalakbay sa dagat. Cityhood ng Paranaque, ang Paranaque ay naging siyudad sa visa ng Republic Act 8507, ang mayakda ang inyong lingkod, Congressman Goles. Ito naman ang Senior Citizens Law. Meron ba senior citizen dito? Ba, meron. Ang Senior Citizens Law, expanded Senior Citizens Law, ito yung pag-restore ng beneficyo, mga discount ng mga senior citizen. Noong una, binigyan kayo ng 20%. Pero nabawasan yung 20%, pumasok yung back, naging 8% na lamang ang inyong discount. Nagreklamo kaya, kaya nagtrabaho kami, ilang kami mga kongresista, isa ako, co-author ako, at kabutihan palat na ipasa namin yung Republic Act number 9994, Expanded Senior Citizens Law. Kaya yung dating 8%, naging 20% na. Kaya yung mga senior citizen dito, pag kayo kumain dito sa McDo, sa Chowking, sa dito sa Jollibee pala, sa McDo, sa Chowking, at sa iba pang mga fast food, balik yung 20% sa inyo. So okay na yan, di ba? Pero alam niyo, dito, ito lang sasabihin ko. Pero dito, kung sakali na makasabay niyo si Congressman Goles dito, o kaya sa Chowking, o kaya sa McDo, o sa iba pang lugar, hindi lamang 20% discount ang tatanggapin ng mga senior citizens. 100% discount, sagot ko na kayo dito sa Jollibee. Kawal na kalikasan, pag senior citizen kayo, kasama na rin kayo. Education agenda. Education agenda. Di ba sinabi ko kanina, ang edukasyon, importante para sa akin. Ito ang dahilan kung bakit nakaangat ako sa buhay. Kaya ito rin ang binibigyan ko ng din. Anong ginagawa ko? Nationalization. Nationalization. Ang isang eskwelahan, pag na-nationalize, ang mangyayari, bibigyan ng dagdag na pondo ng gobyerno nasyonal. Kaya tataas ang antas ng eskwelahan. Paranaque Municipal High School, naging Paranaque National High School sa visa ng Republic Act 7841, ang mayakda ang inyong lingkod, Congressman Goles. Ang Dr. Arcadio Santos High School, naging National High School, Republic Act 8884, ang mayakda ang inyong lingkod. Dalawang bagong high school,
San Valley High School at Moonwalk High School. Bagong-bago pa lamang. Maraming mga high school sa First District nauna sa kanila. Pero sa visa ng Republic Act 10064 at 10065, yung dalawang high school na ito naging National High School. San Valley National High School, Moonwalk National High School, pamayakta ang inyong likod. Nauna pa doon sa mga high school dito sa First District na ilang taon na, ilang dekada na na high school. Ano pa mga ibang panukalang batas natin? Kasi siyempre, gusto nyo makita kung tuloy-tuloy pa rin ang aking pagtatrabaho. Panukalang batas. Ang presidente naglabas ng isang libro, Priority Legislative Message to the President, at dito nilista niya yung 23 na Priority Legislative Message. Yan yung kanyang prioridad. Ang ginawa niya, nireview nila yung lahat ng mga panukalang batas na pinayal ng 24 senators at mga 280 congressmen and congresswomen. 23 lamang ang pinili. Kinagagala ko i-report sa inyo, ako itumatuwa. Sa 23 na ito, tatlo ay galing kay Congressman Goles. Kaya nakakuha ko. Ano ito mga panukalang batas na ito? Witness Protection Bill. Pampalakas ang ating witness protection para katulad kina June Lozada, kina Kernel Rabusa na witness sa mga krimen. Anti-money laundering bill, ito yung nagtatago ng pera. Sino to? Yung mga drug lord, mga gambling lord, mga nagpa-plunder. Hindi mahanap ang pera, para lakasin natin anti-money laundering bill. Maritime zones bill, ito yung tungkol sa karagatan natin. Ang Pilipinas ay isang archipelago. Napapaligiran tayo ng malawak na karagatan. Andyan ang tinatawag territorial sea, andyan ang contiguous zone, andyan ang continental shelf, andyan ang exclusive economic zone. Malaking karagatan mo yan, malaking kayamanan para sa atin. Pero alam nyo, mayroong isang bansa, kinakamkam itong ating karagatan. Alam nyo kung sino yan? Ay, yung China. Kaya tayo malinindigan dyan, kaya ito, Maritime Zones Bill, para proteksyonan yung ating kayamanan, soberenya, at ang ating teritoryo. Andyan din ang Department of Information and Communications Technology, DICT. Ito para sa mga BPO, para sa call center, mga telepono, internet, YouTube, Facebook, etc. etc. Kini-create ang bagong departamento para pagigihin yung industriya ng komunikasyon at information. Ito ang status nito ng panukalang batas. Alam nyo kasi, madaling mag-file ng panukalang batas. Napakadali. Pero mahirap magpasa. Kasi ang daming parang tumadaan sa butas ng karayom. Yung creation ng Department of Information and Communications Technology Bill approved on second reading noong October 11. Ito dumaan ang katakot-takot na debate ito. Kasi alam nyo, kaya mahirap magpasa. Kailangan tumayo ka, makipag-debate ka, ipagtanggol mo yung panukalang batas. Ang dami magtatanong sa iyo. Kung hindi ka marunong sumagot, baka mahirapan ang iyong panukalang batas. Maritime Zones Bill, pangangalaga sa ating karagatan, approved on second reading noong October 12. At Anti-Money Laundering Bill, approved on second reading noong October 12. Yan. Kaya marami na tayong mga siguradong magiging batas ito. At ito ang isang pa-advocacy natin, ito ang Sprat List. Ang Sprat List, ito yung mga maliliit na mga isla, islets, reef, mga bahura. Ito sila, no? Ito ang Pilipinas. Ito ang China. Inaanggit niya ng China. Samantala napakalapit sa Pilipinas, di ba? Ito ang ating exclusive economic zone. Itong blue line nito. Lahat dyan ay dapat nasa control natin. Nakapasok ang karamihan, marami sa mga isla sa Sprat List. Ang ginawa ng China, naglabas nila ng red line dito. Yung 9 dash line na tinatawag. Ang sabi nila, yung lahat na nasa loob ng red line na yan ay teritoryo ng China. Tingnan nyo mo yung red line nila. Malapit na sa Manila Bay, nakatapat na rin na sa may bandang Pangaran, bandang San Dionisio. Dito naman, nakaligid na sa Palawan. Kanina, kaya nagpapapirman dyan, yung stop mining in Palawan, baka mamaya sila magmina, yung mga China, doon sa Palawan, sa sobrang lapit nila. Ito pinaglalaban natin. Naninindigan tayo dito. Isa ko sa mga parating tumatayo para ipagtanggol ang ating karapatan sa Sprat List. Meron tayo